nangyayari yun dyan dahil parang dito tuloy nila inaano sa mga sinisisi. Kaya kung ano man na nangyayari sa ano ko, tinitiis ko Papa Dance kasi yun nga, ayoko talaga sila may masabi na sa akin. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta, kumusta po kayo? Siyempre, binabati ko rin ang ating mga ka-business at mga ka-papi, kumusta po kayo? Sa araw na ito, isa na namang reaction video ang ating bibigay po sa inyo. Ito po ay mula sa vlog ni Papa Dins. Isang nakakalungkot na pangyayari na talaga namang pumukaw sa aking damdamin itong buhay ngayon ni Sandra. Tayo po'y magbabalik. Kalipas lamang ang munting matalastas. Sa so, mga ka-business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. And welcome back mga kaibigan. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, kung hindi pa po kayo updated sa buhay ni Sandra, ito po yung batang nagtitinda ng kakanin na nakita ni Papa Dins sa kalsada. Naantig ang puso ni Papa Dins at pinuntahan nila ang kanilang bahay nang makita na ito ay nakatira sa barong-barong, agad itong tinulungan ni Papa Dins. Dinalan siya sa pwestong ito, binigyan ng hanap buhay, binigyan ng tindahan, and ito na nga po, gumanda naman ang kanilang buhay. Although may mga pagkakataon na humarap sila sa mga pagsubok, pero patuloy na inalagaan siya ni Papa Dins at hindi sinukuan. Subalit sa pagkakataong ito, isa nga pong nakakabigla na pangyayari. Itong tila iiwanan nila ang kanilang kabuhayan at babalik sila doon sa kanilang dating lugar. Naalala ko tuloy ang sabi ng tatay ko, yung kanyang paberong kasabihan na nakatira ka na o nakahiga ka na sa kama, bakit ka pa babalik sa sahig? Ano, sabi ni nanay parang nasisisi pa si Sandra ng inyong mga anak. Bakit daw nay? Kasi dapat daw wala na talaga akong ano na problema sana. Mm-hmm. Eh, kumuha pa raw ako ng ano. Talagain. Talagain ko. Pero sa akin naman kasi, sabi ko, kawawa naman kasi itong mga bata. Kung may mag-alaga lang talaga na maayos, sana. Pero ano na eh, tutulungan ka daw po ng mga anak mo kung halimbawa wala sila sa akin. Oo, kinukuha nila ako. Kung wala. Ito yung masakit na katotohanan mga kaibigan, ano po. Sapagkat, naniniwala ko na hindi dapat danasin ni Sandra ang ganitong klaseng buhay. Na tila nasisisi pa si Lola Merce sa pagkupkup sa kanyang mga apo. Pero kasalanan nga ba nila Sandra na maging biktima sila ng broken family? Sabi pa nga, yung buhay nila ngayon, o kung magkakaroon man ng pagkakataon na tatanungin si Sandra kung anong buhay ang gusto niya, I do believe hindi niya pipiliin itong ganitong klaseng buhay. Pero wala siyang choice eh. Wala siyang karapatang mamili sa kanyang buhay. Bagkus ang kailangan lamang niya ay magsumikap sa gabay ng mga taong maniniwala sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, isang malaksakit na katotohanan dahil mismo ang inaakala niyang kakampi na pamilya ang siya pang tila iiwas sa responsibilidad at magdidiin sa kanya para hindi makaahon. Sorry sa salita ha. Para hindi makaangat sa buhay. Masakit na katotohanan yan. Masakit na katotohanan sa buhay ni Sandra. Sila Sandra? Kaya nga na may sakit sa ako. Ikaw naman sila Sandra? Kung sila Sandra po ay wala naman din kasalanan. No? Sila Sandra ay biktima ng broken family. Diba? Kasi kung hindi naman iniwanan ang nanay niya. Tsaka, isa pa, mga kapapi, kung di dahil kay Sandra, hindi natin matutulungan sila nanay.
Ito yung dapat maunawaan, ano po, na kaya pumasok si Papa Dean sa intervention para tulungan sila Sandra ay dahil sa katayuan ni Sandra. Kapatid naman natin na ang programa ni Papa Dean ay sumisentro sa larangan ng edukasyon. Kaya nung nakita niyang nasa lansangan si Sandra, nagtitinda para makatulong sa kanyang lola at at the same time ay makatulong sa pag-aaral niya, ay hindi nagdalawang isip si Papa Dean na tulungan si Sandra. At pinaaral nga niya, binigyan niya ito ng cellphone. Ito sana ang magandang pagkakataon. Ako para sa akin, kung nagkakaisa lang ang kanilang pamilya, ito sana ang magandang pagkakataon. Kasi kailangan talaga ni nanay ng katuwang. Naiintindihan natin na sa pagkakataong ito, binigyan man sila ng kabuhayan. Pero sabi pa nga nung kapitbahay ko, my spirit is willing but my stomach cannot. Yun yung nakakatawang English niya kapag kami ay nagkikita. Ano? Pero parang ganito. Gusto nila nanay na umangat sa buhay. Pero yung katawang lupa ang siyang bumibigay. Dahil hindi kaya ni nanay ang lahat ng mga gawain. Mahina na siya. Mainam sana kung may tutulong sa kanya na anak para maitaguyod itong kanilang pamilya. Mainam sana kung may tutulong sa kanila. Nandito na ang pinakamaganda rito. Nandyan lagi si Papa Dins para tumulong at nandyan lagi ang ating mga sponsor na handang magbigay at umalalay para kay Sandra. Pero sa kabila ng lahat, eh ito nga po ang mangyari. Well, syempre si nanay matanda na. Medyo nakakaramdam siya ng stress dahil iniisip niya yung bayarin ng kuryente. Di ho ba, bayarin ng bahay na kinukuha doon sa kanilang pinagkakakitaan. E sabi nga ni nanay, kung hindi sila nakakapagtinda, nakakain at nakakain yung puhunan. Kaya nga ho, dito sa kwentong ito mga kaibigan, sa vlog na ito, tinanong siya ni Papa Dean si saan napunta. Yung ilang mga puhunan na ibinigay sa kanila dahil di lang makaisang bisyas na binigyan ng pagkakataon ni Papa Dean ng puhunan sila para makaahon. At ganito naman kabait si Papa Dean. Alam niyo kung bakit? Kasi si Papa Dean nakikita sumasalamin sa kanyang buhay ang kanilang ding karanasan. Dahil di ho ba si Mr. Kabusiness, kung atin pong mababalikan ang kanyang kasaysayan at karanasan, dumaan sila sa ganitong klase, nagtitinda din po sila. Naglalako po sila noon ng mga kakanin. Nagtitinda sila ng mga kakanin. Marahil ito ang pinaghugutan ni Papa Dins, ang karanasan nila noon na ayaw niyang maranasan ng mga taong makakasalubong niya sa lansangan. Kung kaya't kapag may nakikita siyang ganitong pagkakataon o ganitong sitwasyon, ay kaagad siyang nagbibigay ng tulong. Diba? Hindi sila mabibigyan ng oportunidad. No? Kaya sana naman huwag isisi kay Sandra. Na-explain niya po ba yun, Nay? Sa kanila? Ano ko rin yun? Kasi sabi ko nga, ang basta ang nasabi ko lang, kung sila kung saan ko ibigay. Parang ganun. Naiisip mo ba ibigay sila sa iba? Hindi po. Hindi yung sa ibang tao. Kung mayroon lang sana kaming kamag-anak na sa kanya. Dito, kung ating mapapansin, tila si Nanay Mercy, tila naguguluhan na rin eh. Kumbaga, marahil dahil iniisip ni Nanay Mercy yung kanyang sitwasyon, yung kanyang katawan. Nakakaramdam, hindi mo nakakapagsabi, pero tila nararamdaman niya yung kanyang kakayahan kung hanggang saan. At syempre, nakakalungkot niyang isipin, ano, kasi hindi pa gaanong kayang tumayo sa sariling paa nito si Sandra. Siguro kung mayroon lang taong mag-i-extend ano po, ng pagmamahal sa kanila na sasabihin, sige dito ka na lang sa amin, siguro doon lang magkakaroon ng magandang pagkakataon na maisaayos ang kanilang buhay. Although sinasabing mag-aaral si Sandra, pero ako para sa akin mga kaibigan, napakahirap kong mag-aral. Napakahirap mag-aral na titingin ka pag uwi mo sa bahay mo, yung kapaligiran, yung sitwasyon ninyo sa bahay, yung problema ninyo sa bahay makikita mo. So, kumbaga dadaan siya talaga sa butas ng karayom sa pagtataguyod ng kanyang pag-aaral. Pero,
isa sa pinakamagandang sinabi dito ni Papa Dins na maaaring makatulong kay Sandra ay gagamitin niya o gamitin niyang motivation itong mga kanyang mga pinagdadaanan, itong kanyang kahirapan ngayon. Kasi sabi pa nga, di ba, yung magiging buhay mo sa hinaharap ay nakadesenyo yan kung ano ang ginagawa mo sa ngayon. Yung action mo ngayon, yun ang magiging resulta ng buhay mo sa hinaharap. Kaya para sa akin, kung si Sandra ay magsusumikap lang sa pag-aaral, kung si Sandra ay gagamitin lang yung motivation itong kanyang pinagdadaanan, magandang kumbaga pagkakataon niya. Una, maipakita niya sa mga taong kumbaga hindi na nawawalan ng pagmamahal sa kanya na nagsumikap siya. Tandaan mo, Sandra, kapag tapos ka na sa pag-aaral, kapag meron ka ng marangyang trabaho, kapag maayos na ang trabaho mo, ang mga taong umaayaw sa'yo ay sila din yung mga taong lalapit sa'yo. Kusa silang lalapit sa'yo. At sana sa pagkakataong yan, huwag kang magtanim ng galit sa kanila. Bagkus ipakita mo yung pagmamahal para sa kanila. Dahil yun lang yung pinakamagandang pagkakataon na gantihan mo sila ng maganda sa halip na puot ang ibalik mo sa kanila. Pagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo, tulad ng sinabi ni Papa Dins, sana maging matagumpay ka. At dinadasal ko na sana isang araw, may taong busilak ang puso na kukuha sa'yo upang ilagay ka sa mas magandang lugar at doon ay maging kampante ang iyong kaisipan at makapokus ka ng iyong pag-aaral. Patuloy lang. Congratulations. At maraming salamat, Papa Dins, sa patuloy na pagsusumikap na maisaayos ang buhay ni Sandra. Sana huwag ka rin mawalan ng kumbaga, huwag kang mawalan ng gana. Ito din kasi, mga kaibigan, ay isa din sa iniisip ko, ano po, yung frustration ni Papa Dins sa larangan ng pagtulong. Kasi, di ba, mataas yung goal mo, mataas yung iniisip mo, mataas yung gusto mong gawin, manandyan na, naka-align na para sa isang tao, din all of a sudden, bibigay. Kumbaga, bibitaw sa ganyang klaseng sitwasyon. Ikaw bilang tumutulong ay nakakaramdam ka ng sakit. Pero, kaparte yan, Papa Dins. Kaparte yan ng paghubog ng ating pagkatao at siyempre, dyan din tayo titibay sa larangan ng pagtulong. Sana, huwag kang magpadala sa emosyon, tuloy-tuloy lang as long na may mga tao ding naniniwala sa ginagawa mo. Patuloy lang sa pagbanat at maraming salamat sa mga pagtulong mo sa mga taong nasa lansangan na nangailangan ng ating pagkaling. Mga kaibigan, follow po natin Papa Dins. Hinihiling ko po sa inyo na sana po palakasin natin ang kanyang channel sapagkat kapag malakas po ang kanyang channel, mas marami po siyang matutulungan. Of course, isama po natin Ka-Business Official. And syempre, ako po ang inyong lingkod, Taong Gala, para mas marami pa rin po kayong reaksyon na mapakinggan. Of course, hinihiling ko rin po sa inyo at nilalambing mga kaibigan ng ating kaibigan at bagong kapamilya dito po sa Ka-Business Family, ang ating pong editor na si Thinking Buddy. Follow po natin siya. Malaking tulong din po ang pagmamahal na i-extend natin sa kanyang channel. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, sana po ay sabay-sabay natin ipagdasal na malampasan ni Sandra ang panibagong hamon na kanyang pinagdadaanan sa ngayon. Ako po si Taong Gala. Magandang araw, magandang buhay.